pa humarap sa mga tao na nakakaawa. Umani ng malawak na pagkondena ang marahas na pagbuwag ng Philippine National Police sa barikada ng mamamayan ng barangay Didipio, Kasibu sa lalawigan ng Nueva Vizcaya noong April 6. Layunin ng bayolenteng dispersal na maipasok ang tatlong truck ng krudo para sa pagpapatuloy ng operasyon ng dayuhang minahan na OceanaGold Philippines Incorporated. Ang barikada ng mamamayan ay itinayo ng mga residente ng Didipio na tumututol sa pagpapatuloy ng operasyon ng Oceana matapos mag-expire ang Financial and Technical Assistance Agreement o FTAA nito sa gobyerno noong Hunyo ng nakaraang taon. Pahayag ng Commission on Human Rights, the CHR is alarmed by this transgression and calls for immediate investigation of the Philippine National Police on the encounter. It is deplorable that such operations were carried out while there is an ongoing threat of the COVID-19 pandemic and while the enhanced community quarantine in Luzon is being implemented. Nakapagpalala din umano ang presensya ng mga pulis at militar sa takot at pangambang nararamdaman ng mga residente. Samantala, pinaalalahan na naman ni Nueva Vizcaya Governor Carlos Padilla ang national government na dapat na nitong palayasin ng OceanaGold imbes na protektahan. Ayon kay Kagawad Julie Simongo ng Didipio at kasapi ng Alyansa ng Nuevo Vizcayano para sa Kalikasan, dumagsa ang mga pulis mula sa regional at pamprobinsyang himpilan ng PNP kasama ang mga tanker ng krudo. Sinamantala umano ng kumpanya at ng PNP ang lockdown upang matiyak na kakaunti lamang ang nakabantay sa itinayong barikada ng mamamayan laban sa OceanaGold. Maliban sa pagkaladkad sa mga nakabarikada, inaresto din ng mga pulis si Rolando Pulido, leader ng Didipio Earth Savers Movement Association o DESAMA. Sinampahan siya ng gawagawang kasong paglabag sa kasalukuyang enhanced community lockdown at magdamag na naikulong sa Kasibu Municipal Police Station. Nakapagpiyansa si Pulido noong April 7 sa tulong ng iba't ibang organisasyon at mga opisyal ng Kasibu at Nueva Vizcaya. Sa panayam ng Nortis kay Simongo, sinabi nitong hindi nila inaasahang dahas ang itutugon ng kapulisan sa payapa at mahusay nilang pagpapaliwanag. Anya, ipinakita ng pangyayari ang kahandaan ng mamamayan na magsakripisyo upang labanan ang pagpapatuloy ng operasyon ng kumpanya. Bago pang marahas na atake sa mga nakabarikada, makailang ulit na binigo ng mga nagbabarikada ang tangka ng OceanaGold na magpasok ng krudo para umano sa dewatering nito ng minahan. Noong June 2019, nagtapos ang 25 years FTAA ng OceanaGold. Sinundan nito ng isang cease and desist order mula sa probinsya noong June 25. Napilitan ng kumpanyang itigil ang lahat ng operasyon noong October dahil sa matagumpay na pagpigil ng mamayang makapasok ang krudo at iba pang equipment ng kumpanya.